Kaugnay pa rin ng social distancing sa mga pampublikong sasakyan, makakausap natin ngayon si Atty. Ariel Inton, Pangulo ng Lawyers for Commuter Safety and Protection. Magandang hapon po sa inyo, Ginoong Inton. Magandang hapon po, Sir Rafi, Ma'am Connie at sa lahat ng ating taga-subaybay. Opo, hingan lang po namin yung inyong reaction dito sa kwentong ito ng mga paghihigpit sa social distancing sa mga pampublikong sasakyan. Kanina, yung HPG nagpatupad ng 1-meter distance at nag-check ka pa sila. Meron pa silang metro. Pero alam naman natin na hindi sasapat yung mga barriers na inilagay ng mga jeepney drivers. Reaction niyo po rito? Well, para sa amin, walang problema kung ipatutupad mo stricto yung mga health protocols. Like for instance, yun, health, yun, face mask, face shield, 1-meter social distance. Kaya lang, ito nga, sabi nga ni June, yung reporter, meron kasing gray area sa pagpapatupad. Example, ano ba yung 50% na unang naging pulisya ng DOTR? Sinabi, yung 50% passenger capacity. Kapag ipatutupad mo sa jeep yung 1-meter social distance, hindi na aabot ng 50% yun. No? Siguro, ilan lang ang mga pasayari yun. Siguro, marami na siguro, 5, no, 6, dahil isang metro eh. No? So, yun siguro ang isang linawin. Let's do away with the 50% passenger capacity and strictly implement the 1-meter social distance. Or yung 50%, okay yan, but with additional safety health protocols, katulad nung ginagawa na, eto, no, example lang naman to, sa aeroplano, may health filter, no, kasi matagal ang biyahe, no, kulong sila, so naglalagay ng health filter, no. So, example lang yun na yung additional na mga health protocols. Attorney, sa pagkakalam niyo po ba, dumaan ba sa DOH o kaya may mga doktor bang na nakausap itong mga nagpatupad nitong 50% at yung 1-meter distance sa mga pampublikong sasakyan para at least nagtutugma itong mga protocols ng DOH at yung kagustuhan naman ng DOTR na makabiyahe na itong ating mga kababayan at yung ating mga drivers? Well, sa tingin ko, meron naman mga doktor sa IATF, nagkakaroon sila ng konsultahan doon. Malamang may binigay na silang recommendation doon. Kaya lang DOTR kasi ang naglalabas ng polisiya. No? So, maibalik ko lang doon sa Rafi, yung kanina yung sinasabi natin, na sa pagpapatupad, pwedeng stricto, pero malinaw ang polisiya. So, yung 50%, saka yung 1-meter social distance, kailangan ma-harmonize na yan. Pangalawa, kailangan na talagang ng mas maraming masasakyan ang mga pasahero. Katulad nun, pinababa dahil sabi, allegedly, they violate the 1-meter social distance. Nung pinababa mo, ilan silang pinababa at dikit-dikit din sila dun sa kalye dahil pinababa. In other words, pinababa mo, wala naman masasakyan. Mm-hmm. Huh? So, yan yung mga sinasabi natin na yung implementasyon sala sa lamig, sala sa init, no? Kaya ang pasahero nagiging kawawa. Yun nga po. So, dapat ayusin muna ito. Pero nagluwagan na yung quarantine status sa mga probinsya. Sa tingin nyo po, payagan na din yung mga provincial buses na mag-operate? Sabi ng DOTR, by the end of the month daw. Pero meron kami mga concern na sana makita nila. Ika nga, ma-address ka agad to. Mas mahaba ang biyahe kasi ng mga provincial buses. Marami dyan air-conditioned buses. Kung mas mahaba, mas matagal sila sa loob ng bus. Anong additional health protocol ang ilalagay ng mga bus operators sa ganyang mga biyahe? Pangalawa, koordinasyon sa mga local government unit. No? Iba-iba kasi ang kanilang pulisiya, quarantine, no? Kaya kailangan din ng koordinasyon dyan. Napakahalaga nun. Pangatlo, yun, terminal. Ito ang isang kailangan pag-isipan mabuti. Saan magte-terminal yung mga provincial buses? Dun pa rin ba sa mga dati nilang terminal along EDSA, yun sa kanilang mga kanya-kanya mga provincial bus terminal?
or i-implement na nila na dun sa labas ng Metro Manila, dun sa mga common terminal nila, ilalagay. No? At ang mangyari, may sasalo na lang sa mga pasahero. Ang tanong, yung mga sasalo sasakyan sa mga pasahero kung sakaling dun ilalagay sa labas ng Metro Manila, sapat ba yun at meron na? At hindi lang yon, hanggang saan iahatid yung mga sumasalo doon? Hanggang dun ba sa loob ng Metro Manila? O hanggang dito lang sa monumento? O dun lang sa halos sa labas lang ng Metro Manila? So napakarami pa talaga nilang kailang ayusin. Ang daming dapat ayusin bago pumapatupad to. Okay, sige po. Maraming salamat po sa inyong oras, Atty. Ariel Inton, President ng Commuters Safety and Protection. Magandang tanghali po sa inyo.